A very, very Jesus-filled Saturday morning to each and every one of us. Okay, so, ayan na naman po tayo. As you will hear, naghahalo-halo na naman tayo ng kape. Breakfast time with Jesus. I call this breakfast time with Jesus. Remember, in everything we do, isama natin ang Panginoon sa mga ginagawa natin. So, mag-ingat siyang ini-involve, no? Sa ating mga ginagawa. Okay. So, right now, I would like to give you some topic. Very important one, actually. Ito ay matatagpuan natin sa Ephesians chapter 2, verses 8 to 9. Ephesians chapter 2, verses 8 to 9. Ito, nakalagay. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not as a result of works, so that no one may boast. The Lord Jesus Himself will be the one to bless His word. Okay? So, ang kaligtasan po ay something na ibinibigay. Something na ipinagkakaloob ng libre. Walang bayad. Okay. Liwanagin natin yan. Pag ikaw, binigyan kita ng regalo sa kaarawan mo, tapos babayaran ko, ano ang tingin mong nagregalo? Wow, insulto. Napakalaking insult dun sa part nung nagbigay ng gift. Bakit mo babayaran yung kanyang regalo na ibinigay sa'yo? Ganon din po ang kaligtasan. Higit sa ano paman, yan ang kaligtasan. Hindi natin kayang maging mabuti sa sarili natin. Nandito sa atin yung Adamic nature. Nandito sa atin ang sin nature. So, kabi-kabila, kasalanan dito, kasalanan dyan. Nature natin yan bilang mga tao, nagkakasala tayo. But, sabi ng Galatians, at just the right time, dumating ang Son of God, the Lord Jesus Himself, born of a woman, born under the law. Ibig sabihin, si Jesus Christ, siya lang po ang makakapulpil lahat ng hindi natin kayang gawin. Kasi tayo papalpak lagi, pero ang Panginoong Jesus, never po siyang papalpak. Because siya po ay Diyos. Siya po ay pinakamakapangyarihang Diyos na naging tao. Okay, balikan natin ang talata. For by grace you have been saved. English, saved. Past tense. Hindi ka isesave. Pag tinanggap mo si Jesus as your personal Lord and Savior, masesave ka. Hindi ka maa-unsave. So, hindi totoo yung sinasabi nilang nawawala ang salvation. Kasi pag nawawala ang salvation, therefore, that's not eternal life. Okay? So, ang salvation, pag ibinigay sa'yo, sa'yo na yon. Okay? Nasa 9. Not as a result of works, so that no one may boast. Not as a result of works. Hindi sa mabubuting gawa natin, kaya tayo naligtas. Para no one may boast. Walang magmamalaki. Walang pwedeng magmalaki. Kasi pag ang kaligtasan nasa mga kamay natin, ayan Panginoon, ha, naligtas ako kasi nagbigay ako ng limos, kasi mabait ako. Ayan Panginoon, ha, ganito ganyan. Ha. Ayan, ha, may rehill yun ako, ganyan ganyan. Okay, no. Lahat ng pansit. Ang kaligtasan po mula sa Diyos. Tandaan po natin, hindi natin kaya. Kaya ang Diyos naging tao. Hindi natin kaya abutin ng Diyos, kaya inabot tayo ng Diyos. Thank you, Jesus. Yan po. Ngayon, yung mga nagsasabi naman na kailangan ng good works para maligtas. Well, hindi nila nauunawa ang salvation. Ang nauunawaan nila, yung gagawa sila, then ma-please ang Lord sa kanila, then the Lord will save them. That's not what it reads here in Ephesians chapter 2. Ngayon, ano po ang good works? Anyway, kadugtong po nito. Dito po sa Ephesians chapter 2, verse 10, kadugtong lang po nung 9. For we are His workmanship,
created in Christ Jesus for good works, yun pala, which God prepared beforehand so that we would walk in them. Yung gusto ko sabihin, pag naborn again ka na, tumanggap ka kay Jesus, yung good works talagang magiging built-in na sa'yo. Magkakaroon ka ng bagong pagkatao, magkakaroon ka ng bagong pagnanais, mga pagnanasa mo, mag-iiba na. Kung dati nagnanasa ka ng mga makalaman, makamundong mga bagay, ngayon, ang pagnanasa mo ay walang iba kundi ang mga salita ng Panginoon na ating binubulay-bulay araw-araw. Meron ka ng pagnanasa, meron ka ng tinatawag na pagnanasa na i-share ito sa iba, may pagnanasa kang tumulong sa kapwa mo, kabaligtaran nung dati nating pagkatao. At ang gagawin ng Panginoon, since binigay niya sa iyong Holy Spirit, ang Holy Spirit ililid ka into all truth. Remember, ang Holy Spirit hindi lang po siya force. Ang Holy Spirit po ay Diyos, pangatlong persona ng Santissima Trinidad o Holy Trinity. Okay? So ang Panginoong Jesus, ang pangalawang persona ng Trinity, na-accomplish niya lahat ng ginawa niya, at ang Ama po ang nag-organize ng lahat. Okay? Then ang Panginoon nagkatawang tao, then ang Holy Spirit, ang work po niya ngayon, yung mga naboborn again, tinatatakan niya ng selyo ng kaligtasan ng blood of Jesus. Maybe nasabihin yung iba, eh paano niya mabuting gawa? Well, ulitin ko po, ang mabuting gawa po ay resulta ng inyong kaligtasan. Hindi po siya bunga. Okay? Ang mga mabubuting gawa po natin ay bunga pala at resulta. Okay? Hindi yan yung tipong gagawin mo para maligtas ka. Okay? Yan po ay fruit, hindi po siya root. Pag sinabi mong root of salvation, si Jesus Christ lang yun. At ang good works po natin ay fruit. Maganda sa English. Okay? So, wag po tayo mako-confuse. Sabihin nila, ay, wala kayong ginawa na ligtas ka. Of course. Kasi, nasabihin nila, kaya gusto nyo yung Jesus only. Gusto nyo yung salvation by grace lang. Kasi, gusto ninyo, gawin pa rin ninyo yung mga pagnanais ninyo, yung mga makalaman ninyong ginagawa. Ginaganon tayo, no? Alam nyo kung bakit? Hindi po yan dahilan. Naniniwala tayo na Jesus alone saves kasi yan ang nakalagay sa Bible. Wala na pong iba. Ngayon, kung nakalagay sa Bible, Jesus plus good works, natanggapin natin yon kasi yun ang nakalagay sa Bible, pero hindi po ganun nakalagay sa Bible eh. Ang nakalagay sa Bible, for God so loved the world, He gave His only Son, that whosoever believeth on Him will not perish but have eternal life. Ibig sabihin nun, ang kaligtasan po na kay Jesus Christ lang. So kung nakalagay sa Bible, sundin. Bakit ba pinagpipilitan ninyong yung good works na yan? Magandang bagay yan, pero resulta po at bunga yan. Hindi po yan root. Naligtas ako dahil sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin. Ang pangalan niya, Jesus Christ. Nabuhay sa mundo ng 33 years. Namatay sa cross. Okay? Para ganapin ang lahat na dapat ako sana ang gaganap. Alam niyo po ba tayo dapat ang ipako sa cross? Tayo ang dapat ang putungan ng koronang tinik. Magpasan ng mabigat na krus na yan, pero ginawa ng Panginoon para sa atin. Masapapansit. So, the only thing we can say is, thank you, Jesus. Bukang bibig ko yan, huwag kayo magsasawa. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Since I got saved. Dahil sa buhay na to, ang pinagmamalaki ko lang po talaga, kasi lahat ng bagay dito lilipas. Ang mapagmamalaki natin talaga, walang iba kundi si Jesus at ang ginawa niya sa atin sa cross. Wala na pong iba. It's only Jesus. Jesus alone. Jesus only. Jesus my everything. Jesus my life. Okay? Lahat ng bangsit. Thank you, Jesus. Panginoon, di nagbabago. Kung mahal ka niya noon, mahal ka rin niya ngayon. Huh? Lagi natin iisipin yan, huwag natin kalilimutan yan. Salvation is by faith alone. Tandaan nyo yan. Ang talata o ang chapter natin, Ephesians chapter 2 verses 8 to 9. Ngayon, kung gusto mong malaman yung tungkol sa mabubuting gawa at works, ituloy mo nang basa sa 10. So, ganun lang po. Yan ang ating Bible study ngayon. I hope nakapagduto ng kaalaman sa ating lahat. Thanks and Jesus loves us all.